kasi po mahirap ang kaligtasan. At yun po ang gustong mangyari ng ating Panginoon dito sa taong paralitiko. Nung nakita ang pananalig ng apat na kaibigan, sabi niya, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Nung panahon kasi po ni Jesus, mayroon silang konsepto na kapag ikaw ay may karamdaman, lalo na pag malubha ang iyong karamdaman, yung pangunawa ng mga tao nung panahon na yon ay meron kang nagawang isang mabigat na kasalanan. At nung sinabi ni Jesus na pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan, anong sinabi ng mga eskriba? Abay, nagtalo-talo, nag-isip ng hindi maganda. Ang pinagsasabi nito, sabi nila, Diyos lang ang pwede magpatawad ng kasalanan. Alam ni Jesus ang iniisip nila, wala nang natatago sa Diyos, di ba? Lahat ng ating iniisip, binabalak, laman ng ating puso, alam ni Lord, walang naililihim sa Kanya. Kaya sinabi ni Jesus, ano ang mas madali, ang sabihin pinapatawad ka na o ang sabihin tumindig ka, buhati mo ang iyong higahan at lumakad ka pa uwi. Tapos sinabi ni Jesus, para malaman ninyo na may kapangyarihan ang anak ng tao magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, to cut the story short, magaling, hinil, pinagaling ni Jesus ang paralitiko at siya'y tumindig at umuwi nga. Hawak-hawak ang kanyang dating simbolo ng kanyang comfort zone, ang kanyang higaan, bit-bit niya upang ipakita na talagang siya'y nagbago. Not only physically, pero nandun din po yun, internal healing or spiritual healing dahil po siya ay pinagaling. At ano ang binunga ng spiritual healing niya? Physical healing. Kaya kuminsan din sa buhay natin, madalas na ang atin, hindi naman palagi, no? Pero kuminsan, ang ating physical illness ay bunga din po ng ating mga kasalanan. Pero not all the time naman. So ano ang palatandaan o katibayan na siya ay pinagaling? Spiritually speaking, balikan natin yung roof. Lagyan natin ng letter P, proof. Proof or katibayan na siya ay healed. Unang-una po, proof of healing ay, of course, the visible sign. We are physically healed. Palatandaan na tayo pinagaling ng ating Panginoon Diyos. Unang-una, visible sign, pinagaling tayo physically. Medyo marami akong pwedeng i-share dyan, pero hahaba po tayo eh. Skip na ho natin yan. Tinalan po natin yung paralitiko. Physically, pinagaling siya ng ating Panginoon Diyos. Nakapaglakad, bit-bit pa rin niya ang kanyang higaan na nagpapatunay na dati siyang nakahiga doon. Yun ang kanyang dating old life. Nagpapatunay, nagpapatotoo na siya ay talagang may karamdaman, pero ngayon, imbis na yun, higaan ang bumibitbit sa kanya, siya na ang nagbibitbit sa kanyang higaan dahil siya ay pinagaling ng ating Panginoon Jesus. Kaya isa po sa mga palatandaan kung tayo pinagaling ni Lord, obviously, di ba, physical healing. Pero meron din po tayong tinatawag na interior sign. At ito po yun, pagpapatawad ng ating mga kasalanan. At ito po yung mas mahalaga sa paningin ng ating Panginoon Jesus, ng ating Panginoon Diyos. Yun, we are spiritually healed. Eh, totoo nga naman, di ba? Aanuhin ng paralitiko kung siya ay nakakapaglakad nga, pero punong-puno pa rin ng kasalanan. Malamang maglalakad siya papuntang impyerno kahit nakakagalaw na siya, nakakakilos na. Kaya para kay Lord, mas importante muna ang ating inner healing. Spiritual healing, yung pagpapatawad ng ating kasalanan. Dahil para sa Kanya, ito ang magdadala sa atin sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Again, palatandaan po or paalala po sa atin. Para-paraan lang, kailan yung huling kumpisal natin? Ako, wala pang 2 linggo, 2 weeks ago. Once a month nga po kasi kami mga speaker eh, ang turo sa akin eh. Kaya, your sins are forgiven. Napakasarap pakinggan po. Mas madaling pakinggan ho yun. Mas magaan sa puso ang marinig na your sins are forgiven kaysa yung bit-bitin ang iyong higaan.